Magandang umaga po sa bawat isa. Pakibati po ang inyong katabi. Kasama po na isang matamis na ngiti ng isang magandang umaga po. Alam ko po na nakapagpahinga po kayo ng maayos. Kasama po ang presensya ng Panginoon after po na ating worship night kagabi. At saka dahil po umulan, medyo po malamig. Kaya ngayong umaga po ay meron tayong lakas na ating maibibigay sa ating Panginoon sa ating pagpupuri sa Kanya. Sa ating pagsisimula po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo habang babasahin lang po natin ang awit. Chapter 27, verses 1 to 5. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisintakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapaririwara. Kahit isang hukbo ang sa akin pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan. At do'y humingi sa kanya ng patnubay, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa ating buhay, sa kanyang paggabay, sa panibagong kalakasan na kanyang pinagkakaloob, sa lahat ng mga panalangin na kanyang dininig, sa pagtulong niya sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hallelujah, Lord. Panginoong Jesus, aming Ama na nasa langit, banal na Espiritu, kami lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pagsama mo sa amin, Lord, sa buong gabi, Panginoon. Salamat, dear God, sa kapayapaan. Salamat sa kagalakan. Salamat sa pag-ibig mo na nag-uumapaw sa aming mga puso. Wala nga po kaming ibang hangad, Panginoon, kagaya po ng aming binasa, kundi ang manahan sa iyong templo. Dahil dito, Panginoon, nararanasan namin ang iyong yakap sa aming pagpunta. Naranasan namin ang panibagong kalakasan, Lord, na dala ng iyong banal na presensya. Panginoon, tulungan niyo po kami na lalo kang mahalin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo, Panginoon, hangarin, Panginoon. Lord, ang lalo pang more and more of your presence in our lives, oh Lord. We pray, dear God, na lalo ka nga pong mag-create sa amin ng mas malalim pa na kagutuman at kauhawan sa iyo. Na sa bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng aming buhay, wala kaming ibang nasa puso na lagi namin kakausapin, pasasalamatan at sambitin ang aming pagmamahal kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Lord, dalangin namin, panibaguhin niyo nga po ang apoy ng unang pag-ibig sa aming mga puso sa bawat araw. Maging ngayon, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo na may buong pasasalamat at buong pagmamahal. Wala po kaming ibang hinihiling kundi ang yakap mo sa lahat ng oras, Panginoon. Kaya Panginoon, pumarito ka nga po sa aming kalagitnaan, o Diyos, samahan niyo po kami. Dahil ang gawain na ito ay para sa iyo at sa iyo lamang. Inaalay po namin sa iyo, o Diyos, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba, lahat ng pagluwalhati, lahat ng aming pagmamahal, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Maraming maraming salamat po sa iyong gagawin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, amen and amen. Oh, say, oh, you may not be.
ako sa'yo'y lumalapit. Dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat dapat kang tumanggap ng papuri't pagsamba. Jesus, dakila salamat sa lahat ng iyong gawa. Hallelujah! Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat dapat kang tumanggap ng papuri't pagsamba. Jesus, dakila ka.
God of all heaven and earth,
Within your presence, longing for
A thousand days cannot compare.
Daya po tayo sa patuloy na pagsamba sa ating Panginoon. Oh, umawit ng haleluya. Lubos po kaming ipapasalamat, Panginoon. Napakabuti niyo, Diyos, sa aming mga buhay. Lubos po kaming ipapasalamat sa inyong presensya. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagkilos sa aming mga puso. Maraming salamat sa panibagong kalakasan, panibagong sigla. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, buhay na walang hanggan, buhay na naglilingkod sa iyo, buhay na puno ng pag-asa at kapayapaan. Maraming salamat, Panginoon. Amin kang sinasamba, amin kang pinapapurihan. At lahat ng papuri ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Napakabuti niyo, O Diyos. Napakabuti niyo. Walang katulad, Panginoon. Walang katulad. Ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang inyong pag-ibig. Purihin ka magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin, pagsamba sa tanging pangalan niyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Ayan, magandang umaga po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At napakabuti po ng Panginoon na dinala niya po muli tayo dito sa kanya pong sanktuaryo upang purihin po siya. Po, thank you Lord. Meron lang po akong mga medyo marami po yung announcements po natin ngayon para po ito sa ating lahat. Kaya mangyari lamang po na sana po ay pakinggan niyo po ang bawat announcement na sasabihin ko po ngayon. Unahin na po natin sa college district. So ngayon po, ang mga kolehiyo, ang mga bata sa edad na, pati senior high school, grades 11 and 12 hanggang college, meron kayong pagtitipon today. Yan, dito, 1:30 p.m. So after ng second service. As you continue daw yung study ng life ni Joshua. Yan, so lahat ng grades 11 and 12 hanggang college, ngayon yan, mamaya after ng second service. And then next, Youth Arise Retreat, tawagin ko si Ate Monique. And so, before po ako mag-announce, let's watch this video. Are you feeling hopeless and exhausted about life? As a young person, life can be very overwhelming sometimes.
makes you wish you can just take a pause, unwind, and recharge. Thankfully, on the upcoming Youth Arise retreat, we can do just that. Pause, have fun, meet new friends, and experience God's life-changing love. Come and join the Youth Arise retreat, The Consuming Fire. Yeah, so very exciting po, no? Ating retreat. So once again po, we would like to invite the young people ages 13 up to 22 or hanggang college student po. We will have our retreat this coming November 1 to 2. So holiday po yan. For sure, wala po kayong pasok sa school. That's Friday to Saturday. So the registration fee again is 500 pesos. And yung registration po natin magko-close by October 20. So that's 2 weeks from today. And also, I would like to encourage those na hindi pa nakakapag-register kasi limited po yung slots natin sa venue. So wag na po nating antayan ng mag-October 20 bago mag-register. So register na kayo today. So sa likod, sa lobby, meron po tayo dyang booth. Actually, may fundraising po dyan. Pero also, you can ask for assistance para mag-register sa retreat. So kung wala po yung mga anak nyo dito, pwede rin naman po kayo yung mag-register for them. Basta po a-attend sila. Okay po? So with that po, we would like to also, kumakatok po kami sa inyong mga puso. If there are those po sa inyo who would want to, would want to support and invest sa buhay po ng mga kabataan, this is a great opportunity po to invest to them. So kasi po ito pong retreat na ito, we are praying and hoping that it will prepare them also to be part of the coming revival. So yun po yung move ng simbahan ngayon, to go out, to reach to other people. And also po, hindi po papahuli yung mga kabataan. And I hope, and we are praying and hoping na ito pong retreat would help sa preparation po nila. And in connection po sa aming fundraising, may short announcement po si Jane. Mas kaya niya po kasing explain eh. Ipa-intro pa. Ayan po, so kaugnay po ng iilan naming gawain para po sa darating na youth retreat ay meron din pong magaganap na film showing sa 19 ng Oktubre ngayong taon po. Ngunit ang ating pong palabas ay fresh na fresh kasi po kayo po ang una makakapanood. Wala pa po, never before na makakapanood dito at saka siguro hanggang dito lang po talaga. Kasi ngayon po, sinushoot pa po nila. May mga ano po tayo, bagong artista kasi manggagaling po sa ating simbahan ng ating film showing. Woo! Kaya dapat manood po kayo. Woo-hoo-hoo! So meron po kaming binibenta ngayon ng mga tickets on top of the other fundraising po. 100 pesos lang po. Mapagpapala na po kayo tapos mga bagong artista pa. Panglaban po namin to sa ano, Cannes Festival, Cannes, basta yun. Yun, so we encourage po everyone to support our film showing. So meron po kaming dalawang palabas po, 20 to 30 minutes lang po. Pwede nyo pong bilhin kung gusto nyo pong panoorin pareho. So be it po, kung gusto nyo naman po, bibili lang. Walang problema po, kahit di po kayo manood, basta bibili po kayo. So, doon po sa labas po, meron po mga nagbebenta po ng mga youth. Bili lang po kayo ng tickets doon. And these films po na we would show are evangelistic rin po. So if you have, sa mga kabataan, invite nyo yung mga classmate nyo, kasi lalo na kung artista kayo doon. Oh, yan. So, doon po sa mga magulang po, pwede nyo pong invite yung mga kapitbahay nyo. Again, ang purpose po namin is not just to do the film showing, but to also reach out yung mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. So again, that would be on October 19. And we have 2 shows. Next time po, papakita na po namin yung trailer. Pangmalakasan po talaga yun. Kaya ako na po nagsasabi, panoorin nyo po talaga. Yun lang po, and God bless po everyone. Ayan, thank you, Jane. Pangmalakasan daw, panglaban sa Cannes. So sila ay canned. Canned ang laban nila. Ayan, at bago po tayo manood ng film showing ng ating mga kabataan, napalabas po natin last week na meron po tayong gustong panoorin. Ito po yung The Forge. Nakita nyo po yun last week. So ito po ay gaganapin po sa October 13, next Sunday po. 3:20 p.m. po yun, yung movie. So lahat po ng mga
kayo po ay iniimbitang lahat. So hindi po ito para lang po sa YA, kundi para sa ating lahat po. So ito po ay special screening kasi sa Amerika lang po talaga ito. Pero dinala po dito para po mapanood natin. So I hope po, kung gusto nyo po ay mag-register lamang po kayo at lapitan nyo lang po si Richard para po makapag-register. At kung nasa YA Paul naman po kayo, sumagot lang po kayo doon. Ang fee po ay 380 pesos. Pero ang deadline po ay today na. Kasi po next week na po yon. At kung a-attend po kayo, i-make sure nyo po na before 3 p.m. nandun na po kayo. Ito po ay gaganapin sa Ayala Feliz Mall. Dito po sa Marikina yan. So 380 pesos po. May free na po na popcorn. I think may water din yata yun. Diba? Pag wala po, magdala kayong water. Yan, baka masamid kayo sa popcorn eh. Ayan po. So, maganda po yung movie. Maganda po yung movie. Hindi ko po siya napanood, pero yung trailer po maganda. So, I hope this is for the whole family, so you can invite po. And also po pala, kung meron pa po kayong mga extrang 50 pesos to 100 pesos, baka po gusto nyo rin pong magbigay, no? Baka yung 380 nyo, mababaryahan yung 500 nyo, bigay nyo na lang po para po meron pa po tayong ma-invite na other people po na gusto rin po nating, like sa evangelism po, meron tayong nakakasalamuha na gusto po natin silang ilibre sa sine. At ito po ay magandang sine po. Okay po? So before po yung kila Jane, punta po tayo sa October 13, pero today po, yung last day of registration kung sasama po kayo. Next naman po, para po sa mga kababaihan, nami-miss nyo na po ba ang Women's Fellowship? Ay, parang hindi. Nami-miss na ba ng mga kababaihan ang Women's Fellowship? Yung bibig lang. Yes. Ayan. Ito po ay gaganapin, save the date po, November 3. Yan, November 3 po. Bakit December yun? Okay, November yan. Sige, pakitanggal na lang. Baka malito sila. November 3 po yan. So, nagkamali lang po sa date. Alisin na natin yan. November 3 po. Ang mga babae po ay magtitipon-tipon tayo muli. Pero meron lang po kayong isang dadalhin. Bukod po sa sarili po ninyo. Magdadala po kayo ng apron. Ay, may nagtatanong dito. First time, may nagtanong sa announcement. Hindi. Ah, magluluto. Hindi din. Bakit may apron? Gusto lang namin may apron. Basta po, secret surprise po yun. So, magdala po tayong lahat ng apron. Sisiguraduhin po namin na ito pong fellowship na to ay kakaiba. Okay po? Kasi lilinisin po natin yung buong church. Yan po. Kailangan natin ng apron. De, joke lang po. So, secret po, surprise po para sa ating lahat. And next po, syempre hindi papatalo ang men. Yan. Lagi po silang sumasabay sa women. Yan. Ang men's fellowship po ay may evangelism activity. So, ini-invite po lahat ng dads, lahat po ng fathers, young men, para po sa evangelism activity. Pray, walk, and share this coming Saturday. Sa darating po na Sabado yan. Nasaan po ang mga tatay, ang mga kuya, ang mga tito, lahat po ng lalaki? Sige nga po, taas po natin. Lahat tayo mahiyain dito, no? Yan, lahat, babae at lalaki, mahiyain tayong lahat dito. Ang program po ay ganito. So, 7 a.m. to 8 a.m., magdo-dawn watch muna. Tapos po, 8 a.m. hanggang 9 a.m., may breakfast fellowship sa Marikina Heights Park. Hindi ko po sure. Pastor Abbott, libre ba yun? Ay, libre. Pwede ba sumama yung mga babae? Yung mga lalaki talaga, no, kahit hindi kayo nagtataas, libre po yung ano nyo, breakfast nyo. Yeah, libre po ang breakfast, that's 8 a.m. hanggang 9 a.m. Masaya. 9 to 10 a.m. po, evangelism, kasama po ang evangelism team. Sa park po, magbibigay po kayo ng free iced coffee to men and fathers in the park. So pag may babae po, huwag niyong bigyan. Sabi kasi sa announcement. Ayan po, pag may nanghingi, ayan, sige po, bigyan nyo po. At gagawin na daw po ninyo ito monthly sa different areas po sa Marikina. So inaanyayahan po talaga lahat po ng mga kalalakihan sa darating po na Sabado. Magko-commit po mga lalaki? Yun!
Si Tatay Tino lang at si Tito Sandy ang sumagot. Ayan po, so men and women po, meron tayong fellowship this coming week po. Communion Sunday na naman po today. Hindi po ako magsasawang imbitahin po lahat po ng ating mga Hills of Zion City Church na nasa bahay pa din hanggang ngayon. Pumunta po kayo dito, nakaready na po ang ating communion elements. Mas masaya po na together po ay magsama-sama tayo, no, na gawin po ito ngayon. So I hope po may time pa po kayo, pwede po pa kayong tumakbo dito. Of course po yung ating weekly Friday evangelism, ito po ay again tuwing Biyernes, alas 7 po ng gabi. Makikita-kita po tayo dito, lahat po ng pwede na sumama. Inaanyayahan po namin ang lahat na pumunta po dito ng 6:45 p.m. para magtipon-tipon po muna bago po tayo tumungo doon. Tulungan po natin ang evangelism team na magbigay po ng tracts, yan, mag-share po ng mga ginawa po ng Diyos sa ating mga buhay at maka-encourage po tayo ng mga tao. Of course, hindi po mawawala ang ating Dawn Watch. Yan po ay weekly, tuwing Martes, Huwebes at Sabado, simula alas 5:30 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Bukas na bukas po ang ating simbahan. Come as you are. Kahit ano pa po ang inyo pong itsura, or sige, magsuklay lang po kayo. Punta po kayo dito sa church at makiniig po kayo sa ating Diyos. Napakasarap pong umattend ng Dawn Watch. And prayer nights po on Wednesdays, 7 p.m. Pwede po kayong umattend either via Zoom. Meron po tayong Zoom link every time po na mag-a-announce tayo sa Facebook. Nandyan po yung link sa prayer night. And then you can also join po. Pwede rin po kayo mag-join through Facebook Live. Of course po, in-encourage pa rin po namin kayo na like and follow and share yung ating po mga social media accounts, Facebook, YouTube, at yung ating Spotify. I hope po na habang pinapakinggan nyo po yun, na be-bless po kayo. I'm sure po na pag tinik nyo po yung share doon, and like, marami pa rin po ang mararatingan ng mga mensaheng ito at mabe-bless din po tulad nating lahat. So yun lamang po. God bless po. I hope po na na-bless po kayo. And in-invite ko po kayo ngayon na i-ready nyo po yung inyong mga puso para po sa pagbibigay sa ating Panginoon. Amen. Tayo po yung manalangin para sa ating mga kaloob. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa iyong katapatan. Tunay nga po, Lord God, na hindi ka po nagkukulang, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, dinadala po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaloob. Dear Lord, we pray na ito po ay makapagbigay ng kagalakan, Lord God, kaluguran sa iyong puso. Lord, we pray, Father, na i-multiply niyo po ito upang magamit pa po, Panginoon, sa paglaganap, Panginoon, ng iyong mga salita, O God. Lord, sa paghayo, O God, at Lord, sa pag-abot ng marami pa pong mga kaluluwa na hindi pa po nakilala sa iyo. Lord, multiply this also, Father God, Lord, to be a blessing, hindi lang po dito sa Marikina, but to the many places, O God, in our country and even sa ibang mga bansa. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papulit. Pasasalamat sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Isang magandang umaga po muli sa ating lahat. Ganun din po sa mga nag-join sa atin via Facebook Live. Meron po tayong first-time guest. So nais po natin i-welcome si Penny Mauricio. Nasaan po si Penny? Mari po bang tumayo? Welcome po, Sister Penny. Tuyos of Zion. Salamat po. Pwede na po kayo makaupo. Ngayon po, bago po tayo makinig ng salita po ng Panginoon, ay makakapakinig muna po tayo ng isang patotoo na ibahagi po sa atin ng ating mahal na kapatid na si Sister Sheena Nolasco. Magandang umaga po sa ating lahat. July 2024 po nang magpaalam ako sa aming opisina sa aking pagbalik sa Bible School. Nag-request po ako na muling mapayagan na mag-leave ng 6 na buwan gaya po nung una kong taon. Inakala ko po na magiging madali lang ang lahat ng ito dahil isa po sa maraming blessings ng Lord sa akin ay ang aking mga katrabaho na gano'n na lang po yung suporta sa pagpasok ko sa Bible School. Nang makarating ang aking papel sa aming oversight official, agad niya po itong binalik sa akin. Hindi dahil ayaw niyang aprubahan ang aking leave, kundi sa concern niya na wala na akong matatanggap na sahod dahil naubos ko na po yung leave ko nung ako ay nag-first year. Sinabihan niya ako mag-request ng flexible work arrangement instead of leave. Alam ko pong hindi ako qualified i-avail ito dahil sa maraming conditions. Marami po akong discouragements na natanggap mula sa aming HR office dahil dito. Negative din po ang ginawa nilang recommendation sa aking request. Sila po talaga yung kontrabida. Naintindihan ko naman po ito dahil wala pong ganong klaseng work arrangement sa office namin para sa mga nakakaalam kung saan po ako nagtatrabaho. Subalit hindi po pumayag ang oversight official namin sa negative recommendation ng HR office. Kaya nag-assign po siya ng isang tao from HR din na mag-handle ng study sa case ko. Malapit na pong matapos ang August at nakapending pa din po yung papel ko. July to August, ganun po katagal. Nung mga panahong yan, mukha po akong kalmado pero sa totoo lang parang nag-short circuit na po yung utak ko. Kasi hindi ko po naiintindihan yung delays. At wala po akong magawa. From July to August, parang ang tagal na at seemingly walang nangyayari. Sa timelines ko po ay kulang na ako sa araw. Puro ngawa na lang po ako sa Lord na, Lord, gusto ko lang po mag-leave. Pwede po bang yun na lang? Hanggang sa dumating yung moment na hindi ko na po kaya mag-alala. May ganun po pala. Marami pong scriptures and words na dapat ma-encourage ako. Hindi lang po makatawid ng mga yon from here, dito sa puso ko. Pero ang Lord, alam niya po paano tayo kakausapin. Ang pangalan po ng oversight official na kinukwento ko ay Juan Emmanuel. Na wala lang naman po sa akin. Pero ang pagkakataon nga naman, kasi ang pangalan po ng HR staff na nag-handle ng case ko ay Jose Maria Emmanuel. Alam niyo po yun, yung sa isang iglap, dahil sa pangalan na yun, naging payapa yung bagyo sa isip ko. Emmanuel, God with us. Kailangan po ipaalala ng Lord sa akin, He is with me. Sabi po sa Isaiah 43:18-19, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito ay nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng desyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Inisip ko po nakikilos ang Lord sa parehas na paraan gaya noong nakaraang taon. Pero nagkamali po ako at pinatunayan po niya na kailanman ay hindi siya nahuhuli. Hindi po malilimitahan si Lord sa schedule na ginagawa natin sa ating mga buhay. Pero siya po ay laging on time sa pagtugon sa ating mga pangangailangan. August 30, Friday, lumabas po ang approval ng aking flexible work schedule. Isang linggo bago po magsimula yung Bible school. At ako po ang kauna-unahang nabigyan ng ganitong privilege sa aming office. Sinabi po ng Lord sa akin noon sa Isaiah
na huwag kang matakot o panghinaan man ng loob sapagkat hindi ka na mapapahiya. Nananatili po ang katapatan ng Lord at nararanasan ko po ito araw-araw. At gaya nga po ng sinabi ni Apostle Paul, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Sa lahat po ng ito, kay Lord lang po lahat ng papuri at parangal. Thank you po. Thank you, Sheena, sa iyong patotoo. Let's pray for her. Dear Lord, thank you so much, Lord God, for answering the prayers of Sheena. And thank you, Lord, for paving the way for her. And thank you for your wonderful grace, wisdom. Thank you, O God, for upholding her. We pray, Lord, that you'll continue, Lord God, to establish her path and fulfill, Lord God, your purposes, even your precious calling, Lord, in her life. Lord, thank you, O God, and let her light shine and make her be a blessing unto many, even for this testimony. Thank you, Lord God, that you're giving us the assurance, Lord, that to those who put their trust in you, they will never be put to shame, and that you will uphold them, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at dakilang pag-ibig, Panginoon, Lord God, sa kaya, Sister Sheena. To you be the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen. God bless. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Purihin ang Panginoon. Maraming salamat din po sa inyong pananalangin. Noong nakarang linggo, kami po ni Mrs. ay pumaroon doon sa Escalante, no? That's a part of Negros. And then at the same time, talagang dire-diretso po yung schedule ay pagkatapos ng isang buong araw na gawain doon sa Escalante ng pagtuturo ng salita ng Panginoon ay we proceed doon sa Cebu upang bisitahin yung ating church doon sa Cebu. So maraming salamat sa inyong mga pananalangin and continue support sa mga gawain ng ating Panginoon. At ito'y naging matagumpay, puri ng Diyos. Sa umagang ito ay bago po tayo magpagsimula ay pakikumustahin po muli ang inyong mga katabi sa mapagpalang umaga. Ayon, at gayon din sa mga sumusubaybay online ay isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ano? Diyan sa kanya-kanyang tahanan ay magbatian po kayo. Purihin ang Panginoon. At ihanda po natin ating mga puso sa pagkinig ng salita ng Panginoon. Handa na po ba kayo na makinig? Ayon, excited na. At ito po'y dadalhin ni Ma'am Gerda Cruz. Kaya, ma'am, kaya. Thank you po, Pastor Dick. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, bagamat kulimlim sa labas, masaya pa rin dapat ang mga Kristiyano. Amen po? Sige, tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa oportunidad na muli makapagbigay muli ng mensahe mo, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Kayo po, Panginoon, ang magtago sa iyong lingkod. At ikaw lamang, Panginoon, ang marinig, ang makita, at ang kalwalhatian mo ay sumama sa amin. Anoint our ears, Lord God, na itong mensaheng to hindi masasayang dahil ikaw, Panginoon, ang gumawa nito at ang may akda ng lahat. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang natatandaan niyo po ba yung mga nakaraang message natin? Wala na. Ganun talaga, yun, no? Pag bumaba na, pag lumabas na sa pintuan, nawala na. Naalala niyo po ba yung sinabi ni Sister Olay? Time out! Yan. At ang announcement naman ni Sister Carla, hey, the daybreak is coming. Alala niyo? Parang sunod-sunod po yun eh. At ang encouragement po sa atin ni Sister Tin ay,
bumangon ka at magliwanag. Pero ang tanong po ni Pastora Carmen, kanino ka ba bumabangon? Lalo niyo yung mga, sabi ko, ang galing naman igawa ng mensahe yung mga title pa lang, ano po. At last week po, ang dugtong po ni Pastora Baby, minsan nakaka-experience tayo na very silent si God. Ang hindi natin alam, sa totoo lang, God is on the move. God is on the move. Lahat pong ito ay all glory to God. Panoorin po muna natin itong maikling video na to. When you call me, I will respond. Yeah. When you call me, I will respond. Yan. When you call me, I will respond. Yeah. When you call me, I will respond. Yan pong video na yan ay sineshake po o niyuyugyug po yung mga pine tree matapos pong baksakan ng snow o ng yelo. Yung tagapag-alaga po, kailangan gawin yon kasi pag hindi po ginawa yon at manatili sila sa ganong kalagayan, matutuluyan silang maputol, mabali. Ganon din po ang buhay Kristiyano. Ang Panginoong Diyos, hindi tayo hahayaan anuman ang kalalagayan natin. Ito man po ay mabuting kalagayan or sabihin na nating puno ng pighati ang ating kalagayan, pareho po yun. Hindi hahayaan ni Lord na manatili tayo sa ganung sitwasyon. Mabuti ang kalagayan, walang problema, may pera sa bulsa, maayos ang pamilya. Ayaw pa rin ni Lord ng ganun kasi baka masanay ka sa comfort zone mo. Baka hindi mo na alalahanin ang kabutihan ng Panginoon. Kung may pagsubok, lalong ayaw ni God na manatili ka doon. Kasi meron lang ipinararating sa atin si God, kaya tayo sinusubok. God is on the move, sabi nga po ni Pastora Baby. Mapapansin natin na itong mensahe ngayon ay nasa aklat po ng Santiago. Alam niyo po ba yung aklat ng Santiago? Baka yung iba pa, ay, Book of James pala yun sa English, kasi ang layo po eh, no? At least yung Pedro, Peter. Pero ito, James, Santiago. Kung nabasa nyo na po ito, ang nilalaman po nito ay para sa mananampalataya, para sa mga Kristiyano na, para sa atin. Pinakikita po dito ang mga katangian na dapat makita sa buhay ng isang Kristiyano. Tunghayan po natin sa chapter 1, verses 2 to 4. Sabay-sabay po natin itong basahin. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay nyo. Totoo po ba yung sinasabi dito ni Santiago na tayo ay daranas, hindi lang po isa, but wait, there's more, ng iba't ibang pagsubok. Ito po yung dapat nating tanggapin. Baka kasi sabihin, bakit ganun? Kala ko ba ang sarap ng buhay ng Kristiyano? Pero parang lalo akong nawala ng pera, lalong gumulo yata yung buhay ko. Mga kapatid, lahat tayo ay daranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kung ikaw yon na wala kang pagsubok, maghintay ka lang. Panapanahon lang yan. Hindi po ako nananakot. Oh. I hope maka-encourage po sa atin itong message na to. Kasi nakakatuwa po sa Panginoon, bago po siya magbigay ng mga commands, meron na po siyang encouragement agad. Sabi po, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ang ibig sabihin lamang po ng Diyos sa atin, ito po ang titulo ng ating mensahe, Harapin ang mga pagsubok ng may tagumpay. Facing our trials victoriously. Alam niyo na ba na ang Diyos ang may akda ng mga pagsubok? Tulad ng pagsubok na hinarap ni Job. Ngunit hindi ang Diyos ang gumagawa ng pagsubok ng tuksong moral or temptations.
Tandaan natin, hindi tinutukso ng Diyos ang mga tao para gumawa ng masama. Iba po ito dun sa magiging topic natin. Ang ating sariling karnal o makalaman na kalikasan, ang mga pagnanasa, ang nagiging dahilan upang tayo ay matukso. Tulad ng moral issues ng tao, mga pagnanasa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkaingit, kasinungalingan, pagnanakaw, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang mga katulad nito. Ito po yung tukso para magkasala. Hindi po Diyos ang gumawa niyan, dahil po yan sa sariling karnal ng tao. Ang sinasabi ko pong ang may akda ng pagsubok ay yung test, trials, paghati na dinadanas ng tao. Halimbawa po nito ay yung paghihirap, pagdurusa, kawalan ng katarungan or injustices, mga sakit sa mahabang panahon, pag-uusig, hindi pagkakasundo-sundo sa pamilya, magulong pamumuhay, kawalan ng hanap buhay, gipit sa pananalapi at iba pa. Maraming pagsubok o trials ang galing sa Diyos. Bakit po? Kasi ang ministeryo ng Panginoong Jesus ay sinabi sa Malakias 3:3 ay darating siya at mauupong tulad ng isang tagadalisay, tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin po niya, lilinisin po ng Diyos ang mga anak. Katulad ng anak na lalaki ni Levi, katulad ng ginto at pilak, at sa pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. Ang nais po ng Diyos, anuman ang gagawin natin ay katanggap-tanggap sa Kanya. Ang Panginoon ay tulad ng isang tagapagdalisay ng ginto. Ipapadaan niya po tayo sa apoy ng mga pagsubok upang alisin ang mga dumi at hindi mahalagang bagay sa buhay natin. Sinusubukan niya tayo sa bawat bahagi ng ating buhay para dalisayin tayo hanggang maging kawangis niya at maging sisidlan na angkop para maging kagamit-gamit para sa Kanya. Kaya kailangan nating malaman, ano ba dahilan? Bakit ako nagdudusa? Ano dahilan ng pagsubok ko ngayon? May mga pagsubok po kasi tayo na tayo na rin ang gumagawa. Tao na rin ang gumagawa. Nangyayari ito kapag binabaliwala po natin yung warning o babala ng Diyos. Gumagawa tayo ng mga bagay na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Ito po'y walang katalinuhan. Kaya kadalasan ito ang sanhi kung bakit tayo dumaranas ng kagipitan, ng paghihirap na hindi naman dapat. Tulad na lang po ni Pedro. Inilagay niya yung kanyang sarili sa isang hindi nararapat na pagsubok. Buo niyang ipinagmalaki, yan, pride. Nasabihin niya sa Panginoong Jesus na hindi niya pababayaan o hindi niya iiwan ang Panginoong Jesus. Pero tatlong beses po niyang dininay ang Panginoon nang siya'y dakpin. Dahil dito, nabigo po si Pedro at muntik nang sumuko. Ngunit sa habag ng Panginoon, Panginoon pa rin ang gumawa, nalampasan ni Pedro ang pagsubok at naipasa niya. At naging pagpapala siya sa marami. At ito po'y paalala, hindi lamang kay Pedro, maging sa ating lahat. Gayon pa man, kahit mag-ingat ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, katulad nga nung na-share kanina ni Sheena, may mga ibang tao na nagiging sanhi talaga ng ating pagsubok. Sinabi ni Kristo sa kanyang sermon sa bundok sa Mateo 5:10-11, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilapastangan ng mga tao at pinag-uusig at pinagsasabihan kayo ng lahat ng uri ng kasamaan, ng kasinungalingan dahil sa akin. So bakit tayo dumaranas ng pag-uusig or injustices? Kasi may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Paano nga ba natin haharapin ang mga pagsubok ng may tagumpay? Una, sabi po dyan sa
verse 2 ng Santiago 1, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So una po, na puntos, harapin ang pagsubok ng may kagalakan. Ituring yung buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sarisaring pagsubok. Magalak, madali po ba yung magalak kapag ikaw ay puputulan na ng kuryente kasi hindi ka makabayad? Magagalak ka pa ba kung hindi na kayo magkasundo mag-asawa at patungo na sa paghihiwalayan? Magagalak ka pa kung nakikita mong wala nang kakainin ng mga anak mo? Magagalak ka pa ba kung inuusig ka na ng mga kasama mo sa trabaho kasi mas na-promote ka kaysa sa kanila? Magagalak ka pa ba kung ang mahal mo sa buhay ay nag-aagaw buhay na dun sa ospital at magbabayad ka pa ng malaki sa hospital bill? Madali bang magalak sa oras ng kagipitan? Sa panahon na ikaw ay naghihirap, hindi lang ang kalooban mo, kundi pati ang bulsa mo. Pero sabi ng Panginoon, mangagsigalak kayo at maggalak ka ng lubha. Kailangan nating tingnan ang mga pagsubok ayon sa perspektibo o pananaw sa ating ng ating Panginoon. Kung ano po yung view o perspective ng Panginoon sa ating pagsubok, dapat daw ganun na din ang perspektibo natin. Sa totoo lang po, ang mga pagsubok ay stepping stones po yan para maranasan natin ang mas mataas na kaluwalhatian sa Panginoon. Kaya nga, sabi sa Hebreo 12:15, pag-ingatan niyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y mapapasama ang iba. Sa panahon po kasi ng pagsubok, dapat iwasan natin talagang magtanim ng sama ng loob upang hindi madamay ang iba. Kasi ang masakit noon, kung sino yung mga kasama mo sa bahay, mga anak, asawa, nadadamay sila. Na-recall ko tuloy, noon habang nag-share po si Sheena, na-recall ko po yung nangyari sa akin doon sa isang school, Christian school, before BCI. Year 2015 to 2016, na tinanggal lahat po yung admin except for me kasi hindi man po ako kapamilya nila. Alam niyo po ba, nung time na yon, for one year, laging sinasabi sa akin ni God, be still and know that I am God. Kasi marami pong pagkakataon na pwede akong mag-retaliate, pwede akong magsalita, pero yung protection po ni God ay nandun. Kasi dinemote po nila ako. So, example na lang po ng protection ni God. One time may nangyari, nagpunta po ako nun sa pag-ibig, nagpaalam ako, sandali lang naman babalik din ako sa school. May nangyari po pala sa school. Pagdating ko, sabi ng teacher, Ma'am, kung narito ka lang. Sabi ko, anong nangyari? So nagkaroon po ng pagtatalo, yung pinaka-head na umupo at yung isang teacher. Sabi ko, pinoproteksyon na lang ako ni Lord. Kasi be still and know that I am God. Kasi pareho po ng testimony o ng word na shinier ni Sheena, yung pinakita sa akin ni Lord, sabi, Isaiah 43:18-19, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Alam niyo po, nung one year na yon, may ginagawa na talaga si God. Muusbong na ang BCI nang wala akong alam. Ang may-ari po noon, yung mga admin staff na tinanggal po nila, nagtayo ng sariling school. At ngayon, magsasampung taon na po ang BCI. Alam niyo po, instead na sumama ang loob, magalak sa Panginoon, patuloy na saliksikin ang kanyang salita. That time po, kasama ko na lang talaga si God. At mga advices, counsel ng mga leaders. Pero alam niyo po, ito lang, last week lang, si God talaga hanggang ngayon gumagawa pa rin. 2 years po akong hindi talaga tumanggap ng teaching load kasi nga nag-retired na po ako. Ay, dahil doon po sa Bible school, sabi ko, di na muna po ako tatanggap. Pero panay pa rin po yung tawag sa akin every school year ng BCI para po ako bumalik. Then last week, this week lang, sabi nung principal na naiwan ko, mag-usap tayo, ma'am. So, in short,
kinukuha po muli ako. Pero sabi ko, Lord, parang 67 na ako, magtuturo na naman ako. So, napanag-inipan ko po, may schedule na ako. Di pa ho ako sumasagot doon sa principal. Napanag-inipan ko, binibigyan na ako ng schedule. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong confirmation kasi may psychological effect kasi iniisip ko. So, mapapanag-inipan ko talaga siya. Give me your word, please, Lord. So, during my devotion, meron po kasi akong sinusunod na, ano, sabi ni God, go and speak. Go and speak. O sige, kakausapin ko na, Lord. Eh, ano yung pag-uusapan namin, Lord? Alam niyo po ba, tatlong beses pinakita sa akin ni Lord yung salitang return, return, return. So, in short, nag-usap po kami, kailan ba yung kahapon? Aayusin po niya yung schedule. Masaya ako, pero nadun po yung kaba, yung takot. Kasi kahit po naman na ituro ko na yung mga subjects na yon, hindi pa rin po ako kampante kung wala si God. Si God lamang po ang gumagawa ng mga pagsubok at siya rin po ang gagawa kung paano natin to malalampasan. Nagagalak po ang Panginoon kung tayo ay magiging tagumpay sa pagharap sa ating mga pagsubok. Kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok, maari kasi tayong maging mananagumpay o mapabuti, better, o yung kabaliktaran, pwede rin po tayong maging mapait, bitter. Kasi sumasama ang loob natin. Pero ang espiritu ng kagalakan ay mag-iingat sa ating mga puso mula sa kapaitan. Sabi po ni Solomon sa Kawikaan 17:22, ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan, ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Ang kagalakan po ay nagpapatunay na isa po itong nakakapagpagaling na gamot sa ilang sakit, nagpapalakas sa ating kaluluwa at katawan. Kadalasan, ang isang taong nagkakasakit ng pisikal, siya po yung palaging malungkot, bugnutin, madaling magalit, panayang reklamo, at palaging stress. Ayan. Sino po dito hindi nai-stress? Parang lahat nai-stress, ano? Kilala niyo po ba si Dr. Ong? Tama ba? Willie Ong? Minsan napanood ko po siya. Siya po yung nag-i-endorse ng mga gamot na pampalakas sa immune system, pero ngayon may cancer po siya. At ang isa po sa dahilan, kaya daw siya nagka-cancer dahil binabash siya nung nakaraang eleksyon. So malaking bagay po talaga yung stress. Huwag po tayong yung padala sa mga emosyon natin. Na konting kibot, nagsasalita na agad tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Bawal ang nakasimangot sa hills of Zion. Amen? Ayan. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Sabihin niyo, kapatid, relax ka lang. The joy of the Lord is our strength. Yan. Kahit po wala nang makain ang mga anak, kahit po malapit ng putulan ng kuryente kasi 12,000 yung mabayaran mo, nakangiti pa rin. Ang kagalakan po ito ay hindi yung kahit nag-iisa kay halaka ng halakhak. Ay mukha ka ng lukarit nun. Ito pong kagalakan na to ay inner. Sa loob po natin, may kapayapaan. Yung kinanta po natin kanina, no? Ang kapayapaan po ay talagang matatagpuan lang sa Panginoon. Pangalawa po, paano po natin malalampasan o papapagtagumpayan ang pagsubok? Pangalawang puntos, patatagin ang ating pananampalataya. Sabi sa verse 3, sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Sa simula pa lang po kasi nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang nilikha ay lumagong espiritual at maging ganap. Grow and develop. Ayaw niya nang tayo ay maging bonsai. Ang dahilan ng mga pagsubok ay upang subukin ang ating pananampalataya. Maging matatag ito upang tayo'y maging spiritually mature. Yun nga lang, ingatan natin ang dahilan ng ating pagsubok. Baka naman hindi talaga yan galing kay God. Gawa ba ito ng tao o gawa ng Diyos? Kung ang pagsubok mo ay dahil sa kasalanan, alam naman natin yun di ba? Pag ikaw ay isang Kristiyano, alam mo na ang ginawa mo ay kasalanan kasi nandiyan yung Holy Spirit na magko-convict agad sa iyo.
pag alam mong gano'n na kaya ka nagigipit kasi naging maluho ka, puro ka Shopee at Lazada, anong gagawin? Sabi ni Sister Tin, reconnect to God. Go back to God. Mag-repent agad. Lumapit agad sa Panginoon. Pagsisihan ng kasalanan. At tuluyang talikuran ito. At tutulungan ka ng Diyos para ka para mo mapagtagumpayan yung pagdurusa mo. Kaya dapat nating palakasin at patatagin ang ating pananampalataya para tagumpay nating malampasan ang anumang mga pagsubok na daranasan natin. Maraming Bible verses po ang naglalarawan na sinusukat ng Diyos ang ating pananampalataya. Alam niyo ba yon? Sa Roma 12:3, sa halip pakaisipin niyong mabuti ang tunay niyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Sinusukat ng Diyos ang ating pananampalataya. Matthew 6:30, kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya? Ito pong mensaheng to o itong verse na to ay para po dun sa laging nagwo-worry. Nako, linggo na naman. Ano kaya isusuot ko? Nalabas na lahat yung damit niya sa aparador, wala pa ring napili. Wala na akong damit. Daddy, bili mo naman ako ng damit. Wala na akong damit. Pero saan ka? Nagpatong-patong na yung mga damit doon. Alam niyo po, itong tuwa akong tingnan yung mga damo. Sabi ko nga doon sa isang kapatid, ang ganda naman ng halaman mo. Ma'am, damo lang yan sa probinsya. Pero ang ganda po ng bulaklak. Diba? Napakagaling talaga ng Panginoon sa kanyang mga nilalang, ng mga creation niya. Ito rin po yung pag-worry na walang kakainin. Meron na po ba ditong ginutom ng Panginoon? Wala. May merienda pa nga, may midnight snack pa. Diba? Bakit nga ba tayo masyadong nag-aalala? Ayan, pumunta po kayo sa kusina, may pagkain dyan, tiyak. Ang daming Genesis mandisan. So kahit po si Pablo, ito yung kanyang panalangin sa 1 Thessalonica 3:10. Mataimtim naming dinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at mapunuan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Alam niyo po, ang pananampalataya ay pagbibigay papuri sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Pagtitiwala sa Kanya kung nasa lambak ka ng buhay mo or valley experiences at pagsunod sa Kanya sa dilim. Kahit alam mo na wala namang linaw ang pagtitiis mo, parang antagal-tagal na, sikapin mo pa rin sundin ang kalooban ng Diyos. At upang malaman ang kalooban ng Diyos at maging matatag ang iyong pananampalataya, ano ang iyong gagawin? Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ibig sabihin po nito, magbasa ng Biblia, punuin ang iyong puso at isip ng salita ng Diyos upang mapagtagumpayan ang dinaranas mong pagsubok. Hindi pwedeng, sige Lord, maghihintay ako kung kailan matatapos tong pagsubok. Pero nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, may hindi mo nababasa ang Bible. Alam niyo po ba, after graduation, talagang battle is real. Totoo po yung sinasabi na nasa labas ang iyong battle. After po April, March, April, May, relax ako kasi 2 years eh, no? Pahinga muna ako, Lord, ha? Aba, nasasanay ka na, Herda. Alam niyo po ba, na-share ko po to sa DG ko, hindi ko mo niya nakikita akong nagsisimba, nagpe-pray sa harap, ay okay ako spiritually. May battle po ako those months. Inano po ako ng Panginoon, nirebuke ako, kasi hinayaan ko na ang kaaway ay hindi po ako makapagbasa ng Bible. Kahit may audio. One time, sabi ko, Lord, ayoko ng ganito. Yung prayer ko po sa gabi, kinabukasan na po yung amen, nakakatulugan ko po. Lord, ayoko ng ganitong sitwasyon. So talagang, ang Holy Spirit naman, napakabait na, lagi niya akong
kino-comfort, sabi, sige, bumalik ka. So what I did po, kahit ano po yung ginagawa ko sa bahay, kasi nga retired na, binubuksan ko po yung video, yung Spotify, nagpapatugtog po ako ng Christian songs. At kahit ano pong ginagawa ko, binubuksan ko po yung audio Bible para makarinig po ako ng salita ng Diyos. By the grace of God, kasi po yung devotion, nagjo-journal po kasi ako eh. Nung basahin ko po, 10 araw po ako hindi nag-journal. Sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako. Talagang ayoko na ganitong buhay. Ayokong malayo sa inyo. Dahil alam natin na in these last days, talagang inaagaw tayong pilit ng kalaban sa ating ginagawang pagpapalago sa spiritual life natin. So, by the grace of God, unti-unti po akong binabalik ni Lord. Salamat na lang po at talagang ang mga DG members ko ay yung isa po. Ma'am, kailan tayo magba-Bible study? Ako pa talaga yung encourage eh, no po. So, ganun po ang tindi ng ginagawa ng kaaway. Ito po yung pagsubok. Kaya sabi ko sa iyo, hindi lahat ng magandang nakikita nyo ay okay. May mga panahon pong hindi talaga okay. Pero, time out lang yun eh. Sabi ni, bumangon ka at mag-ilaw. Bumangon ka at mag-ilaw. So, basa ng Bible, paglabanan, saliksiki ng salita ng Diyos, isiksik natin ang sarili natin sa presensya ni God. Run the race. Kasi talagang inaagaw po tayo ng kaaway. At kapag tayo'y matatag sa ating pananampalataya, ito po yung point number 3. Magiging matiisin o matyaga dapat tayo sa mga pagsubok na dinaranas natin. Verse 4, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Ang ating pagtitiis o pagtyaga ay magiging ganap kapag tayo ay nasa panahon ng pagsubok sa habag at awa ng Diyos. Sabi po sa Roma 5:3, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga, nagbubunga ng endurance, nagbubunga ng patience. Ang pagtitiis o pagtsatsaga sa salitang Griego ay hupomone, na ang ibig sabihin po ay pagbabata o pagtitiis ng may kagalakan, katatagan at pagtsatsaga. In other words, sabi po ni Kristo, who endure to the end will be saved. Ang pagtsatsaga o pagtitiis ay isa sa mahalagang bunga ng banal na espiritu. Ito ay mabubuo o magiging ganap lamang sa ating mga puso kung nakararanas tayo ng mga paggipit at pagsubok. Alam niyo po ba, may kausap akong isang kapatid. Nag-preach po nun si pastor eh, tungkol sa patience din, pagtsatsaga. Ma'am, ngayon ko lang po nalaman na ang patience o pagtsatsaga ay fruit of the Holy Spirit. Sabi ko, ilang taon ka na sa Hills of Zion? Ibig sabihin, di ka nagbabasa ng Bible. Basahin mo nga ang Galatians 5:22. So, alam niyo mga malaking bagay po ang nagbabasa talaga ng Bible. Huwag po tayong manatiling nakaupo lang dyan at nakikinig po sa preaching. I-check nyo rin po, baka mali po yung Bible verses na nilalagay dyan. Dapat po tayo rin nag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi po sa 2 Thessalonica 1:4, kaya nga ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas nyo. Higit pa rito, sinabi rin ni Pablo kay Timoteo, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Tiisin mo nga ang mga katigasan gaya ng mabuting kawal ni Jesus Kristo. Bilang mga Kristiyano po, tayo ay tinatawag na magtiis sa maraming pagsubok o pagdurusa bilang mga sundalo sa hukbo ng Panginoon. Bakit kaya? Gusto niyo bang maging kasama ng Army of God? Dapat handa tayo. Ang mga sundalo, ang grabe po ang training niyan. Tayo po ay inihahanda ni Lord sa mga darating pa
na mga pagsubok dahil nasa end times na po tayo. Dahil ang pinakamahirap na laban ay ibinibigay sa pinakamalakas na sundalo. Kaya dapat po tayong lahat ay maging malakas. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magpalakas ka kapwa ko sundalo. Dapat po tayo magpalakasan sa isa't isa. Dapat po tayo magkumustahan sa isa't isa. Baka mamaya lugmok na po yung katabi nyo, hindi nyo na po alam na yan pala ay unti-unti nang lumulumog. Dapat magpalakas tayo. Magpalakas tayo sa Panginoon. Malaking bagay po ang lagi tayong nasa presensya ng Panginoon. Alam nyo po ba si John Wesley? Kilala nyo po ba siya? Hindi ko pa rin siya kilala dahil hindi ko na po siya inabutan. Late na po siyang nag-asawa. Ay, Jane, ha? Sorry naman. Late na po nag-asawa si John Wesley. Sa kasamaang palad, ang napangasawa niya ay bully. Napaka-mean girl naman ito. Malupit sa kanya. Alam niyo po ba ginagawa niya? Sa kanyang asawa na si John Wesley, kinukulong sa kwarto at literal na binubugbog. Meron ba ditong mga babaeng nang bubugbog sa asawa? Grabe. Nagpatuloy po ito ng halos 6 na taon hanggang iniwan din siya ng asawa niyang babae. Ang masamang karanasan po nito ay maaring sumira sa buhay ni John Wesley. Ngunit hindi niya po ito hinayaan. Sa halip, ito yung nagtulak sa kanya, pasulong, YA, moving forward, ayon sa paraan ng Diyos at sa ministeryo niya. Sabi po ni John Wesley, "My marriage was the turning point of my life because it was during those 6 years that I really learned how to pray." Kaya kung dumaranas ka ng paghihirap sa piling ng asawa mo tulad ni John Wesley, kaysa magreklamo ka sa ginagawa niya sa iyo, basta hindi mo naman ikamamatay, pag-pray mo siya. Iwas kasalanan pa kaysa magreklamo ka at maging nagger ka. Less talk, less mistakes, more prayers ang kailangan. Ang ginawa ni John Wesley sa kanyang masamang karanasan, sa kamay ng kanyang asawa, lumapit siya sa Panginoon, nagdasal at gumawa ng mga bagay na siya ay magiging very fruitful. Ito po yung bunga ng pasensya at masayang pagtitiis, cheerful endurance. Ang tamang pagharap sa mga pagsubok ay nagdudulot ng pagtitiis o pagtsatsaga sa atin, na nagbibigay daan naman na kayanin natin ang mga pagsubok ng may tagumpay. Ang pagtitiis sa pagsubok na dinaranas ng isang Kristiyano ay depende kung gaano kalalim ang relasyon niya sa Panginoong Hesus. Tingnan po natin yung picture ng puno na yan. Bakit nananatiling nakatayo ang puno sa kabila na na-wash out na yung buhangin na kinalalagyan nito? Ito ay dahil sa kanyang mga ugat na lumalim ng lumalim na. Pinakikita lamang po nito na dapat ganyan din ang relasyon natin sa Panginoon. Kapag malalim ang relasyon natin sa Panginoon, hindi tayo matitinag o mananatili tayong nakatayo dumaan man ang mga bagyo ng pagsubok sa buhay natin. So patuloy nating hingin sa Diyos na tulungan tayo na lumalim pa ang ating mga ugat sa Kanyang salita, sa Kanyang katotohanan at sa Kanyang pag-ibig. Gayunpaman, ayon ng Diyos na manatili tayo kung ano man ang kinalalagyan natin, paulit-ulit po kanina, kasi may pagkatawag po ang bawat isa sa atin. Mas mataas na pagkatawag, mas mabigat na pagsubok na daranasin, kaya dapat maipasa natin ang bawat pagsubok na ipadadana sa atin ng Panginoon. We are all work in progress, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kung walang pagtitiis o pagtsatsaga, madali tayong susuko habang tinatahak natin ang maraming bagay sa landas ng ating buhay. Sabi po ni Dr. Bailey, "Patience will lead us to Christian perfection. It will make us complete in Christ so that we lack nothing." Sa Tagalog, ang pagtitiis o pagtsatsaga ay gagawin tayong ganap, complete kay Kristo, walang pagkukulang. Kaya dapat natin gawin ang puntos number 4, humingi ng karunungan sa Diyos.
humingi ng karunungan or wisdom kung paano mo haharapin makayanan at malampasan ng pagsubok. Sabi sa verse 5, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kawikaan 4:7, pinakamahalaga sa lahat na ang karunungan at pangunawa. Sikapin mong magkaroon ito kahit maubos pa ang lahat ng kayamanan mo. Kung gusto nating karunungan or wisdom, dapat nating hingin ito sa Diyos. Hindi sa mundo, ganyan lang kasimple. Palagi tayong humiling sa Diyos ng karunungan. Ngunit sabi sa Daniel 2:21, siya ay nagbibigay ng karunungan sa marurunong. Ha? Marunong na nga. Sila pa yung bibigyan ng karunungan. Bakit ganito? Kasi po, ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan or wisdom sa taong ang puso ay may hilig sa karunungan. At ito ay kanyang pinahahalagahan. Kasi minsan, humingi ka nga ng wisdom kay Lord, di mo naman ginagawa. Sarili mo pa rin ang nasusunod. Kaya dapat, kung ano yung wisdom na binibigay ni God sa'yo, pahalagahan mo. At kailangan, naisin mo rin na magkaroon ng wisdom from God. Hindi wisdom ng mundo. Pagkat, paano tayo magkakaroon uli? Ulitin ko, magbasa ka ng Biblia. Ang sabi nga ni Charles Spurgeon, the surest road to wisdom is not speculation, reasoning or reading human books, but meditation upon the Word of God. Napakahalaga talaga magbasa ng Biblia. Alam niyo po ba, nagkaroon kami ng kasambahay nung wala pa akong anak, hindi po siya marunong talagang magbasa at magsulat. Pero sa pagtsatsaga po, ang ginamit po naming aklat noon ay Bible na Tagalog. Talagang nagtsaga siyang bakada hanggang sa natuto siyang magbasa. Yun nga lang, umalis po agad. Natuto nang magbasa eh. So, kaya na niyang humayo. So, bukod po dito, ang isa pang susi sa pagtanggap ng karunungan ay nasa Santiago 1 verses 6 to 8. Subalit, ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ang pagdududa po kasi o pag-aalinlangan ay isa po sa pinakamabigat na sandata ng kaaway sa atin. Ito ang naging dahilan ng paglubog ni Pedro doon sa tubig nang siya'y naglalakad. Sabi po sa Mateo 14:29-31, halika, sabi ni Jesus, kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nung mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Si Pedro po ay nakatuon kasi sa panlabas ng mga kalagayan. Tiningnan niya yung papalapit na bagyo at rumaragas ang hangin. Natakot siya at nagduda, kaya nawala ang kanyang pananampalataya. Na noong una, yung same faith na yon ang nagpalakas ng loob niya, kaya siya naglakad sa tubig. So marami pong taong ganyan, double-minded. Hindi sila ganap na nakatuon sa Panginoon. May bahagi ng buhay nila o may bahagi ng kanyang puso na gusto niyang gawin ng tama. Pero yung isang bahagi ng kanyang puso ay ayaw niyang gawin. So may mga ganun po. Palagay nating tandaan na huwag tingnan ang kalagayan o sitwasyon natin na makapagpapahina sa ating faith. Patatagin ang ating pananampalataya. Fix our eyes to Jesus. Look at the cross. Kung humingi ka sa Panginoon ng isang bagay nang may pagdududa sa iyong puso, wala kang matatanggap. Tandaan natin sa Epeso 3:20, manampalataya tayo sa Panginoon na may kakayahang gumawa na higit pa sa ating hinihiling o iniisip. Panghuling puntos po, sundin po natin tatlong M. Kapakipakinabang po ito. Verse 19, unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig,
marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Tatlong M po yan. Mabilis sa pakikinig. The art of listening has been lost today. Na-preach na po dito the difference between hearing and listening. Napakakaunti na po ng good listeners ngayon. Dapat tayo makinig sa sinasabi ng iba at kumuha ng karunungan mula sa taong may takot sa Diyos. Huwag po tayong basta makinig sa ibang tao, nakikita natin o nawiwites natin yung buhay niya kung wala siyang takot sa Diyos. Kasi pwede po tayong maligaw sa kanyang sinasabi. Sabi ng Diyos sa Mateo 39, makinig ang may pandinig. Paulit-ulit din niya sinabi ito sa Revelation, nung sa mensahe niya sa pitong simbahan, sa pahayag 2:17, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kung anuman ang naririnig natin, pag-isipan muna bago mag-react. Mas mabuting makinig kaysa magsalita. Kawikaan 1:5, sa pakikinig nito, ang marunong ay lalong magiging marunong at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa. Tandaan po natin, isa sa mga sukatan ng isang matalinong tao ay kung gaano siya kahusay makinig. Kaya nga, maging mabilis tayong makinig at marahan sa pagsasalita. Hindi po ito yung literal na, kumusta ka? Parang, kilala niyo ba si Kuya Cesar? Parang wala na, no? Ito po yung, ang bagal-bagal pong magsalita. Aantukin ka na bago mumarinig yung susunod niyang sasabihin. Ang ibig sabihin po dito ng marahan sa pagsasalita ay yung we should always think before we speak. Huwag kang padalos-dalos ng sasabihin mo. Sabi sa Kawikaan 10:19, ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao namang marunong ay pinipigilan ang kanyang dila. Kung ang ating dila ay hindi mapigilan sa pagsasalita sa lahat ng oras, makatitiyak ka, madalas kang magkakasala. Parang pamilya ni Chloe to, no, Pastor Abet? Ang dalas magkasala kasi madalas ding magsalita agad. Naway pag-isipan nating mabuti kung ano yung mga salita, choice of words na sasabihin natin. Dapat lang tayong masalita kapag mayroon tayong sasabihin na may halaga at nakabubuti sa iba. Kung ang sasabihin mo ay nakakapagpahina o nakakasira ng iba, isiper mo na lang yung iyong bibig. Kasi napahiya mo na siya, nagkakasala ka pa. Tayo ay huhusgahan ng ating mga salita. Napakahalaga din po ng choice of words. Hindi, ito po pinoproseso ko rin sa sarili ko kasi madali rin po ako mag-react. Kaya pag may sasabihin ako, oops, ngingitian ko na lang. Hindi pa ako nagkasala kasi baka mamaya kung ano po yung masabi ko. Mateo 12:37, sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. Sa makatuwid, dapat tayong maging maingat sa ating mga sinasabi. Tulad ng mga negative na salita sa ating mga anak, asawa, mga kapatiran at sa ibang tao, lalo na sa Panginoon. Alam niyo po, may kaibigan ako. Dami ko pong kaibigan eh. Nagalit siya sa kanyang asawa. Pag nagagalit po siya sa kanyang asawa, hindi lang po siya hysterical, historical din. Ang dami na po niyang nasabing kasiraan ng kanyang asawa na hindi ko naman po alam. Dahil po sa galit, dahil po sa tindi ng paghihirap, dahil po sa pagdurusa na wala nang kakainin yung mga anak ay ang tamad ng asawa. So sabi ko po sa kanya, di ka ba napapagod? Pwede bang tumahimik ka muna? Pakinggan mo kaya yung sarili mo. Nung tumahimik po siya, sabi ko, magdasal ka. Magbukas ka ng Spotify o ng YouTube. Pakinggan mo yung mga worship songs. After that, alam niyo po, sabi niya, ay, umuwi na yung asawa ko. Kasi umalis eh, syempre eh, natuloy na. Umuwi na yung asawa ko, may dalang pera. O, tingnan mo. Nagalit ka kaagad eh. Kaya minsan po, yung mga salitang binibitawan natin, dapat talagang
maging maingat na maging critical, mapagpuna, hanggang sinisisi na yung ibang tao kung bakit siya dumaranas ng paghihirap at pagsubok. Ingatan ang mga salitang lumalabas sa bibig natin. Dahil ang pag-criticize sa kapwa ay makakasira sa buhay ng ating pinupuna. Alam niyo po ba ang teacher? A teacher can make or break a student. Pwede niyang mapalago ang kanyang estudyante, pero pwede niya ring masira ang kanyang estudyante. Kasi sa mga sinasabi niya, sa mga advices, baka iba. Sabi po ni Dr. Bailey, criticism releases evil spirits to attack us. Kapag nasimulan na po natin magsalita ng hindi maganda sa kapwa, ikaw na yung inaatake ng kaaway, hindi na yung pinupuna mo. So maging marahan sa pagsasalita upang maging mabagal sa pagkagalit. Kasi siyempre, salita ka ng salita, hindi mo alam, nagagalit ka na pala. So dapat mabagal ka sa pagkagalit o huwag magalit agad. One of the wonderful qualities ni Jesus sa awit 103 verse 8, ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Ang galit ay isa sa mga gawa ng laman. Isa ito sa temptations or mga tukso na dapat nating iwaksi. Alam niyo po ba may babala ang Diyos? Ang mga namumuhay na ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Kasama po kasi ng paggagalit yung pagkasakim, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pa. Sabi po sa Efeso 4:31, alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway-away, pagbubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masamang hangarin. Kasi pagka po nasa pagsubok, talagang lahat na nangyayari. Laging galit, laging may kaaway, bugnutin. So, dapat po kontrolin natin ang ating sarili, ang init ng ulo at huwag magalit kaagad. Ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kung tayo man ay dumadanas ng paghihirap dahil sa ibang tao, tandaan natin, pwedeng kasalanan din natin o maaring inalaw yan ni God kasi siya ang author ng pagsubok, may purpose siya or may inaayos siya sa ating buhay. Kaya tanggapin natin ang pagsubok ng may maamong espiritu or meek spirit at may kagalakan at tiyak tutulungan tayo ng Diyos na makalaya sa pagsubok at mapagtagumpayan natin ito. Alam niyo po, may isa na naman akong kaibigan. Sabi sa inyo, marami akong kaibigan. Nai-share ko na to sa DG ko eh. Ito pong cell leader na to, may ginawa po siya na alam naman niyang tama. Kaso, yung involved po, na-offend. Kung ano-ano na po sinabi ng member niya dun sa cell leader. Hanggang dinamay na po lahat ng leader dun sa church. Alam niyo ang masaklap? Tumahimik lang po yung cell leader na nalangin siya at nag-apologize na siya doon sa member. Sorry kung na-offend kita, patawarin mo ko. In behalf of our other leaders, patawarin mo kami kung ikaw ay naka-experience ng ganyan sa church. Kaya lang hindi po siya pinatawa, dead ma. Alam niyo po ang nangyayari sa kasalukuyan, kailan ko lang po narinig. To the point po na mawawala na siya ng trabaho. Na-involve po siya sa malaking pera sa opisina. So, pwede po siyang matanggal sa trabaho. Alam niyo po, yung pag-control kasi ng galit, ng offense, kailangan ma-manage din po natin yan. Kung malalim ang ugat mo sa salita ng Diyos, hindi ka basta ma-offend. Sa tanda mo na dito sa Hills of Zion, baka na-offend ka pa. Ay patawarin tayo ng Diyos. Kailangan po matutunan na natin kung paano natin haharapin ang mga pagsubok. Kasi inaalaw lang minsan ni God yung mga offense para tayo rin mismo ayusin. Ako po madalas po akong ma-offend pero sabi ko, Lord, sige, inalaw mo to kasi may inaayos ka rin sa akin. Hindi para sisihin ang iba.
So guard our hearts. Kung ang ating puso ay matuwid sa Diyos, siya ay may sukdulang biyaya na nakalaan sa bawat pagsubok na dinaranas natin at maaasahan natin ang mga katuparan ng kanyang mga pangako. Dahil po sabi sa Roma 5:17, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay tinuturing niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sino po dito ang walang pagsubok? Yan. Lahat may pagsubok, di po ba? Nabasa ko po to sa FB. Lahat ng pagsubok ay may dahilan. Lahat ng paghihirap ay may katapusan. Walang hindi malalampasan kung ang Diyos ang ating sandalan. Amen? Sabi sa Santiago 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Obey, obey, obey. Santiago 1:25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Sa pagtatapos po, patuloy po natin saliksikin ang salita ng Diyos at sundin kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Santiago 1:12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ang pagsubok po natin ay temporary lamang. Lilipas din yan. Dapat nga lang tayo'y manatiling tapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Pangako ng Diyos na tayo ay pagtatagumpayin laban sa mga pagsubok at tayo ay Kanyang pagpapalain dahil iniibig tayo ng Diyos. Amen? So, pagpapalain niya ang mga nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Kaya, sa panahon ng pagsubok, kailangan nating magtiis ng may kagalakan at magpakumbabang humingi sa Diyos ng kanyang masaganang biyaya upang tayo ay manatiling tapat at maging matagumpay. Amen? All glory to God. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Dakilang Diyos, alam mo po ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Alam mo po, Panginoon, ang nangyayari sa aming kapaligiran. We have a crazy world, Lord God. Pero alam namin na Ikaw ang gumawa, ang author ng pagsubok. Pero ibinibigay mo ito, Panginoon, sa mga taong mahal mo dahil gusto mo ay huwag silang manatili sa kanilang present situation dahil gagamitin mo ang iyong mga anak para sa ikalalagaan po ng iyong salita at para maranasan namin ang kaluwalhatian mo pa, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, kung sino man po sa amin, sa kalagitnaan ito, ang dumaranas ng matinding pagsubok, ang mga may sakit, ang mga kakulangan sa pananalapi, Panginoon, itinataas po namin sila sa inyo. Ikaw po ang humipo ng kanilang puso. Hayaan mo nga po silang maging matatag sa kanilang pananampalataya. Lagi silang humingi ng karunungan nagmumula sa iyo upang hindi sila maligaw ng landas sa bawat choices, sa bawat desisyon na gagawin nila sa buhay nila, Panginoon. Lord, tulungan niyo rin nga po kami na huwag kaming maging critical. Maging maingat kami sa aming pagsasalita. Huwag maging magagalitin, Panginoon. Pagkos, akuin namin yung pagiging meek, having a meek spirit coming from you, Lord God. Tulungan niyo po nga ang hills of Zion na walang lalabas dito sa simbahang ito na mananatili sa kanilang dating kalagayan, kundi magiging transformed, magiging kawangis mo, Panginoon, dahil ito ang nais mo sa bawat isa sa mga anak mo. Kaya Lord, salamat po sa patuloy mong pagkilos sa amin. Maganda man to o hindi maganda sa aming buhay, sa aming pananaw, pero alam namin na ang perspektibo mo sa aming pagsubok, Panginoon, ay napakaganda, may liwanag sa dulo, Panginoon. Ikaw ang aming itataas sa aming buhay. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord.
Maraming salamat, Ma'am Gerda, sa napakagandang mensahe. At sa ating pagtatapos ay magpartake po tayo ng Lord's Supper. At aking inanyayahan ang ating mga ushers na i-distribute ang elements of communion. At awitin po natin ito, ang awit na ito sa piling mo. Hallelujah.
Bago po tayo magpartake ng elements of communion, ay tayo'y manalangin at sinasabi po ng salita ng Panginoon na ang pagpartake po nito ay isang napakasagradong gawain. At sinasabi din ng salita ng Panginoon na kung sino man ang magpartake nito na sa in an unworthy manner ay siya'y nagdadala ng salot sa kanyang sarili dahil ang tinapay na ito ay nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ang inumin na ito ay nagsisimbolo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya isang napakasagrado at napaka mahalaga po ang gawain na ito. Kaya sa ating before we're going to partake ay manalangin po tayo at sumunod po kayo sa panalangin na ito. Ito po yung panalangin ng pagdeklara ng kadakilaan ng ating Panginoon at pagkilala na tunay nga na tayo'y sumasampalataya sa Kanya at tinatalikuran din natin ang ating mga kasalanan. Sumunod po kayo sa pagsambit no, ng panalangin na ito. Panginoong Jesus, akin pong kinikilala na kayo ang anak ng Diyos. Diyos na nagkatawang tao na pumarito upang ako'y tubusin. Nanampalataya po ako na kayo ang aking tagapagligtas. Dinideklara ko po sa kaibuturan ng aking puso na kayo ang aking Panginoon, kayo ang aking tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at linisin ng iyong banal na dugo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtubos niyo po sa akin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Sabay-sabay nating inumin ang juice. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Taas po natin ating mga kamay bilang pagtanggap ng mga pagpapalang ito. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face continually shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and grant you peace. Tanggapin niyo po ang mga pagpapalang iyan ng may buong pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyong pag-join sa ating first service at malaya din po kayo na dumalo din doon sa ating second service. God bless you all.